Magandang araw mga bata! Ang aralin natin sa MTBML ito para sa ika-apat na markahan sa unang linggo ay may layuning nagagamit ang mga tamang kombensyon o bantas sa pagsulat ng talaarawan. Lagyan ng tamang bantas ang mga sumusunod na pangungusap. Aray! Kinagat ako ng langgam. Pangalawa, nakita mo ba ang bag ko? Magaling! Pangatlo, kakain ako ng masarap na pagkain. Tuldok. Pang-apat, uy, masarap! Padamdam. At panglima, kumain kami ng prutas, gulay at ube. Quit. Ngayon naman, pagmasdan ang talata sa ibaba at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Disyembre 2, 2020. Isang masayang araw. Natapos naman ang isang araw ng maayos. Ako'y nagagalak at nagawa ko lahat ng aking trabaho sa buong araw. Bago ako magsimula sa gawain, naitanong ko sa sarili ko kung kaya ko ba lahat matapos. Una kong ginawa ang kumain ng pampalakas ng aking katawan. Kumain ako ng tulad ng gulay, prutas at uminom ng gatas. Nakipaglaro muna ako sa alaga kong pusa na pinangalanan kong Kutingting. Para sa mga katanungan, ano-ano ang napapansin ninyo sa talata? Magaling! Ang bawat pangusap na bumubuo sa talata ay nagtatapos sa bantas. At ang bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Ginamitan ba ng tamang bantas ang bawat talata? Magaling! Ano-anong bantas ang ginamit sa bawat talata? Nagsisimula ba ang bawat pangungusap sa malaking titik? Tungkol saan ang talata? Magaling! Ang isang talaarawan ay mayroong petsa sa bawat araw ng pagsusulat ng may akda. Ito ay maaaring lagyan ng oras ang bawat akda. At bawat talata ay ginagamitan ng tamang bantas tulad ng kuwit, tuldok at iba pa. Nagsisimula naman sa malaking titik ang bawat pangungusap at nagtatapos sa bantas. Suriin natin ang bawat pangungusap sa ibaba. Magandang araw! Mabuhay ang Pangulo! Ay, nandyan na ang mabangis na tigre! Ang pangungusap na ito ay nagtatapos sa bantas na padamdam. Ang padamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Suriin naman natin ang susunod na mga pangungusap. Ako'y nagagalak at nagawa ko lahat ng aking trabaho sa buong araw. Natapos naman ang isang araw ng maayos. Ang mga pangungusap sa itaas ay nagtatapos naman sa tuldok. Ang tuldok ay ginagamit na pananda sa katapusan ng pangungusap na paturol o pasalaysay at pautos. Natapos mo na ba ang pagwawalis? Ano ang pangalan mo? Sasama ka ba? Ang mga pangungusap na ito ay nagtatapos naman sa tandang pananong.
ginagamit ang pananong sa pangungusap na patanong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? At marami pang iba. Kumain ako ng tulad ng gulay, prutas, tsokolate at uminom ng gatas. Ang pangungusap ay ginamitan ng bantas na kuwit. Ang kuwit ay ginagamit sa paghihiwalay ng isang sinipi. Ako'y kakain ng gulay. Siya't ako ay maglalaro. Ang pangungusap naman ay ginamitan ng kudlit. Ito ay ginagamit na panghalili sa isang titik na kinakaltas. Halimbawa nito ay ang salitang ako'y na mula sa mga salitang ako ay. Siya't mula sa mga salitang siya at. Naintindihan niyo ba ang ating aralin, mga bata? Mahusay! Ngayon, para sa inyong gawain, piliin ang tamang bantas sa loob ng kahon upang mabuo ang mga pangungusap. Para sa unang bilang, yehey, nanalo ako sa paligsahan. Ang tamang sagot ay padamdam. Pangalawa, gusto mo ng masarap na pagkain? Pananong. Pangatlo, mahalimuyak ang bulaklak. Tuldok. Pang-apat, aray, naipit ang paa ko. Padamdam. At panglima, kumain ka na ba? Pananong. Mahusay. Ngayon naman, gamitan ng tamang bantas ang bawat pangungusap sa ibaba. Tara at iwasto na natin ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, kudlit. Siya't ikaw ay sasama sa palengke. Pangalawa, gagawa ka ba ng iyong takdang aralin? Tandang pananong. Pangatlo, wow, ang ganda. Pang-apat, Samantha, ikaw ang mauna lumabas, kuwit. At panglima, Sophia, Sam at June ang pangalan ng mga kapatid ko. Ang sagot ay kuwit. Lagi niyong tatandaan na bawat talata ay binubuo ng mga pangungusap at ang bawat pangungusap ay ginagamitan ng mga sumusunod na bantas. Padamdam, ginagamit sa hulihan ng isang kataga o parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Ang tuldok naman ay ginagamit na pananda sa katapusan ng pangungusap na paturol o pasalaysay at pautos. Ginagamit naman ang pananong sa pangungusap na patanong. Pang-apat, ang pangungusap ay ginagamitan din ng bantas na kuwit. Ang kuwit ay ginagamit sa paghihiwalay ng isang sinipi. At ang kudlit, ginagamit na panghalili sa isang titik na kinakaltas. Para sa inyong pagsasanay, lagyan ng tamang bantas ang bawat pangungusap sa talaarawan sa ibaba.
At ngayon, iwawasto na natin ang inyong sagot. Disyembre 4, 2020. Kumusta? Ako ay masayang-masaya ngayon. Pumunta kami sa Maynila. Nakita ko ang isang lugar na tinatawag nilang Luneta Park. Kumain pa kami ng masasarap na pagkain katulad ng ice cream, prutas at ube. Hindi ko makakalimutan ang tanong ng aking ate sa akin. Masaya ka ba? Oo naman, sagot ko. Hanggang hapon ay inikot namin ang parke. Binabati ko kayo mga bata at dito nagtatapos ang ating talakayan. Paalam at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.